Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Naoya Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So talagang hindi na nga po natutunawan ang Japanese monster na si Naoya Inoue sa angas ng Pinas na si Gianreal Casimero matapos siya nitong banatan ng live sa telebisyon sa kanyang post-fight interview pagkatapos niyang talunin ang two-time Olympic gold medalist na si Guillermo Rigondo 2 linggo ang nakakalipas. Nitong araw lang po kasi ay muli na namang nagsalita si Inoue sa kanyang official Twitter account kung saan sinasabi nitong nagbigay na umano siya ng go signal na gusto niyang makalaban si Casimero upang magkaalaman na sila sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay sinabi din ni Inoue na kapag hindi siya ang nilabanan ni Casimero ay hindi kikita ng malaking halaga ang angas ng Pinas. Kaya naman ang hamon ng Japanese monster kay Casimero ay mag-organize na ng laban at sila na muna ang magtapat at wag na daw muna dapat unahin ni Casimero si Nonito Dunaire. So parang nagbago nga po talaga ang ihip ng hangin mga idol dahil parang sa isang idlap lang ay si Inoue na ngayon ang naghahabol at gigil na gigil na makatapat si Casimero. Subalit medyo nagiging magulo nga po ang sitwasyon kasi ayon sa mga sources natin ay kasalukuyang niluluto na umano ang bakbakan Casimero Dunaire para sa buwan ng December. Kung saan ang mismong MP Promotions President na si Sean Gibbons na ang nagsabi na ongoing na ang negosasyon at posibleng bago magtapos ang linggo ay malaman na natin ang resulta. Sinabi na din ni Casimero sa kanyang vlog sa YouTube na uunahin niya daw muna si Dunaire. Habang si Dunaire naman ay sinabi naman 3 araw ang nakakalipas na kinausap niya na daw ang promoter niya upang humingi ng update. At sinabi naman daw sa kanya ng promoter niya na kasalukuyang hindi pa lumalapit sa kanya ang kampo ni Casimero upang makipag-usap patungkol sa posible nilang bakbakan. Kaya naman dahil dyan ay masyado pang magulo. Isa lang ang klarado dito mga idol at yun ang nagmimistulang love triangle na ang nagaganap sa mga kampyo ng bantamweight division. Dahil si Dunaire ay mas gustong labanan si Inoue, habang si Inoue naman ay mas gusto na ngayong harapin si Casimero, habang si Casimero naman ay handang labanan pareho. Subalit mukhang mas madali kasing ayusin ang bakbakan nila ni Dunaire kaya posibleng sila muna ang magtapat. Habang si Dunaire naman ay bagamat gusto niya din labanan si Casimero dahil gusto niyang kunin ang WBO belt nito, ay mas matimbang pa din para sa kanya ang Inoue fight kasi mas lucrative ito. At syempre gusto niya din bumawi sa kanyang talo dito noong taong 2019. Lalo pat alam naman nating lahat na siya lang ang bukod tanging nakabugbog sa binansagang The Japanese Monster. But anyway, kung gusto talaga ni Naoya Inoue na harapin si Casimero, ay mas mainam siguro na dumirekta na siya sa kanyang promoter na si Bob Arum upang ipalakad na ito habang hindi pa kasado ang unification fight sa pagitan ng 2 Pinoy Bantamweight World Champion. Dahil walang magagawa kung puro lang siya sa Twitter magsasalita. Isa pa sa mga nagpapagigil ng gusto kay Inoue ay matapos na naman itong sabihan kahapon ni Casimero na pareho lang daw silang takot ni Dunaire sa kanya at nahanda siyang dumayo sa Japan maski pa sa bahay nila upang maglaban lang sila. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.